Guys, magandang hapon sa inyo, lahat. So kung bago pa lang, like, subscribe, at patuloy tayo sa ating part 5 sa mga friendly youth advice. Kung may katanungan kayo o question, please leave a comment below. So dito tayo sa labas, wala tayong script or kinukopya-kopya sa ating harapan. So ito, pag-usapan natin guys yung mga youth advice, paano gumanda yung buhay, yung future youth. Okay? Sana maganda yung matutunan niya sa part 1, part 2, part 3, at part 4. At lalo pang gagalingin ko sa part 5. Okay, ang pinaka-best technique talaga kung magawa natin yung gusto natin yung maging unlimited man, yung positive mind at saka breathing. Inhale, exhale. So, yun ang pinaka-importanting lesson. Inhale 4 seconds. 3 second pause. Exhale 4 seconds at saka 3 second pause. So, ibalik-balik yan. So, every breathing, paghinga, sa isang, yung inhale at saka exhale, isang set yon. So, dapat sa isang minuto may 12. At sama na yung pagkakain, di ba? Makain tayo. So, sa isang araw, mag-breathing tayo ng mga 30,000. Huwag mo lang mag-breathing na masaya ka lang o malungkot. Kasi baka napansin nyo yung pagkakalungkot nyo, kung lang pala yung sa hinga. At saka yung every hour may tubig kayo, one glass lang. Bakit din na sobrang tubig, di ba? Sa pag-share natin. Kasi bakit na masasabi yung breathing at saka yung positive thinking? At saka samahan mo na rin yung positive emotion. Okay, yung maganda yung pakiramdam. Kasi yung emotion, kapag pangit yung pag-emotion mo, nararamdaman mo, low energy yun. Pag low energy ka, laging pagod, sakit sa ulo, or ganito. Dapat lagi tayong masaya. Okay? Hindi laging nai-stress or pagod. Okay? Kasi kapag galit ka, hindi ka masaya, dapat sabi sa Bible, dapat hindi mo naabutan sa umaga yung galit mo. Hindi po ito malagkit? Ewan ko lang. So, ayan lang guys, sa Bible, yung bibili yung bata. Bili siya. Sige. Bakit 6 lang? Ay, 6 pala yan. Ayan pala. Sige. Thank you. Bago. Bili tayo guys. Okay, patuloy natin. Bumili kasi. Yan ang masasabi ko guys. Importante kasi ang breathing at saka positive thinking. Gusto nyo, at saka yung katawan mo, relax lang. Huwag masyadong manigas. Kasi pag manigas yung katawan mo, then hindi ka nag-breathing, then negative yung emotion mo, yung isip mo. Yung tatlo kasi magkasama yan, yung positibong isip, breathing, at saka masayang emotion. At samahan mo na rin ng healthy foods. At saka yung hangin, kasi lalo na yung mag-exercise sa madaling araw, yung maraming kahoy, negative ions. Okay? Kapag magagawa natin yun, superpower yun. Okay? Pagkatapos, yung masaya ka lang. Huwag masyadong galit. Or, kasi yung minsan yung mga iniisip natin na opinion, nakakapagod din minsan yan. Pagod pa, galing pa kasi ganito. Buhay talaga, magrabe talaga ang busy. Kailangan mo talaga ng more energy. Maraming lakas or gawin. Diba? So, yun ang kailangan. Pagkatapos, pag-ipon. Diba? Start ng mga kunting business nila or iba, cryptocurrency or ano ba yung ginagawa nila. Basta may naiipon ka na business for the future. Iba nagluloto naman, isang milinaryo, iba mahal na kasi yung bilihin lahat ngayon, negosyo ka, mahal na rin. Kailangan talaga may kapital at saka pera. Then, para makaipon, huwag masyadong gastos ng gastos. Bastos ka, yung tama lang. Lagi talagang naiipon din yung naiipon natin. Dapat laging gagamitin yan sa matagalang panahon. At saka choose your friends wisely yung nakaraan, di ba? So yun ang masasabi natin guys, breathing talaga importante yan. At saka
sinasabi ko sa inyo, yung sobrang kape, hindi yan maganda. Oo. Pasobra, di ba? Yung sobra na sobra, hindi na ka na kumakain. Pag, kasi maka-hyper acidity yan eh. Yung soft drinks, yung mga cobra, yung mga energy drink, hindi yan maganda. Hangin lang, tsaka tubig. Tubig, hangin, masayang isip, yung damdamin, yung emotion kasi, sabi sa Bible, a positive mind and a positive emotion is a healing to your bones, gamot sa katawan mo. Kapag hindi ka masaya, yung, at saka hindi maganda yung pakiramdam mo, is a waste of time, sayang lang yung panahon at araw mo. So, dapat lagi tayong masaya. Hindi kailangan na lagi kang malungkot, lagi kang naglilikra mo sa mundo, ganito, politika, bilihin, ganito, ganito. Kapag hindi ka masaya sa iniisip mo, sa mga ginagawa mo, lalo na sa mga wordings mo, yung emotion natin, yung subconscious, yung conscious, yung iniisip mo ngayon, yung subconscious, yung nasa damdamin mo. Kapag pangit ang damdamin mo, pangit ang resulta. Saka baka, hindi tayo malawak yung perspective, yung isip natin. Madalas magkakamali tayo. Kailangan sa mga youth kasi, kailangan na matapang, build up ba, yung parang i-train mo yung sarili mo sa mga challenges sa buhay. Marami kasing challenges sa mangyayari sa buhay. Okay, hindi lang yung pag-jowa, success na lahat, ito na, okay na lahat. Maraming gagawin. Kailangan mo ng maraming energy, maraming pera. Lahat ng mga moves, may pinag-aralan yan, mga sources. Hindi lang basta-basta lang ito, then lalo na yung mga lalo na may mga bisyo na po sigurado at saka alak magastos yun plus marami kasing gagawin, di ba? Hindi lang doon lang okay naman yung physical appearance, di ba? Okay naman yung papaganda, okay lang man yun, kunti wag lang masyadong maarte sobra. So, yun ang importante, simple, honest, at saka nag-iipon ng pera, at saka choose your friends wisely. At saka, may dasal talaga sa prayer sa langit. Kasi, kung spiritual ka na tao, mahilig ka sa Bible, hindi ka madaling magalit, pasensyoso ka, matiisin ka, hindi ka likramador. Yun talaga ang spirit, fruit of spirit, di ba? Yung pagmamahal, respeto, panggalang sa kapwa. Hindi ba nilira? Yun talaga ang spirit ng spirit of ruak or tawag ito spirito ng Holy Spirit. Di ba? Hindi magpaglait, nag-iingat sa salita, pagmamahal. Yun talaga ang turo sa Bible. Totoo lang talagang kailangan natin yan. Hindi pwede na youth ka. Yung kasi pag youth ka, nagre-ready ka na pagiging adult. Kasi yung youth, dapat gusto natin expectation na maganda ang yung pag-adopt natin mga 25 to 30 to 35. Dapat sa mga 15 to 25 doon ang time na building time. Kasi minsan nawawala yung time natin dito sa social media, sobra tayong time dyan instead of study. Pagkatapos yung mga sobrang movie, sobrang laro, doon times na sana i-usin yung sarili natin. Diba? Masaya. Dapat masaya. Review your day. Yun talaga ang kailangan sa isang tao. Kasi sa isang youth na lalo na sa youth. Kasi pagkatapos ng youth, marami na mga demands. Dami-dami na ang gagawin. Oo, hindi na madali lahat. Lalo na pag-asawa, may relationship ka na. Marami ka na ang gagawin. Okay? Ang problema nito, kung hindi mo na-enjoy yung pagkaka-youth mo, di ba, hindi mo na-build up. So, ang youth, wala namang edad yan. Ang importante dito, handa ka at saka may nagagawa ka. Boss lang po. Ano yan? Pingsin. Okay guys, yun ang kailangan natin sa buhay. Okay, dito sa harap. Dito tayo sa harap. Yan ang kailangan natin. Bilang isang youth, mga kabataan, hindi kasi dalos-dalos lang. Diretso lang tayo. Sabihin mo, okay lang naman ganito. Hindi kasi ganun kadali. As in, simple
straight line lang, hindi. Marami kasing kanto-kanto, marami gagawin, marami pasensya, up and down. Maraming mga kamalian, mga mistake. Yung mistake na yun, yung mga pilyo natin, doon tayo kukuha ng paano tayo makaangat. So, yung in-expect natin eh, dapat kunting mali lang, stop na agad, give up na. Kasi yun ang mga youth eh, madaling mag-give up, madaling masuko, madaling galit, madaling mag-give up, madaling magreklamo. Kasi sa life talaga, hindi kasi ganun. Kahit mayaman ka ba o regular na tao, ganun talaga. Pag marami kang pera, kung may negosyo ka, mas maraming tao, mas maraming pasensya. At maraming gagawin. Diba? Hindi ibig sabihin na marami ka ng pera, wala nang gagawin. O, lalo na yung walang pera, yung tama-tama lang. O, so, pare-pareha lang. Okay? Yung, kung magsimula ka ng negosyo, hindi ibig sabihin na marami ka ng pera, wala nang gagawin. Meron. Lahat talaga, lahat tayo, pareha tayo. Lalo na itong youth, itong mga kabataan, mas marami itong demands. Kasi parang itrain mo ba, pag itrain mo, pagdating sa mga 25-30, handa-handa na siyang harapin yung buhay niya. So, diba? Kahit sinong youth, kaya nang gawin yung dapat gawin niya. Ang problema nito, youth ka, hindi ka nakapaghanda. Oo. Kapag cute na hindi nakapaghanda, makikute ka talaga. Yung cute na wala lang. Talaga? Yan. Dulit ako kayo? O yan. Sige po na. Opo. Yan ang kailangan natin bilang isang cute. Hindi lang dapat cute, dapat lamang. Diba? Hindi lang dapat tayo papakute kasi pakute parang wala lang eh. Hindi lang kasi ang buhay cute lang, hindi lang makukuha sa pogi lang, hindi lang dapat makukuha sa ganda lang, sa sexy lang. Hindi kasi ganun lang eh. Kailangan yung sexy matalino ka, dapat may kaalaman na yan at saka hindi maarte at saka lakas. Diba? Diskarte o paraan. Yun talaga ang kailangan sa buhay. Kasi kung titignan mo lang yung spiritual, physical lang, kung hindi mo titignan yung spiritual, yung will, ang lakas ng tao, may mga konting pagsubok yan, madaling mag-give up, madaling mag-reklamo, madaling hindi talaga ano. Kasi ang buhay kasi, patatagan kasi ito eh, patatagan ng loob eh. Araw-araw, everyday is a blessing, pero kailangan mo tatagan yung sarili mo. Gira kasi ito eh, gira sa pangailangan mo, gira sa pagkain mo, sa gagawin mo, sa needs. Gira na kasi ito eh, itong pangailangan natin. Yung pamilya mo, yung mga gawain mo sa trabaho mo, challenges kasi yan, hindi kasi siya tawag ito. Hindi lang na parang wala lang, youth lang, kasi youth lang ako eh. Yan, na-expect ka pupasok sa relationship din, wala tayo, hindi tayo naka-prepared. Na pagpasok doon, example pa, kung nagsiswimming ka, kung nagda-driving ka o nagpiloto ka, dapat alam yung gagawin natin kasi pagpapasok tayo sa bagay na hindi natin alam, ang mangyayari, disgrasya. Gracia talaga, medyo hindi natin na master. So importante, alamin natin yung mga prioritize or mga bagay na dapat natin gagawin. Diba? Instead of TV, instead of social media, ito ang dapat gagawin ko. Ito, mag-aral ako, mag-practice, mag-memorize. Itong gagawin ko sa school, sa trabaho, sa kalusugan ko. Kasi ang success, knowledge yan at saka health. Magkasama yan, hindi pwede na iisa lang. So comment na rin kayo, maraming salamat sa papanood at sana may natutunan kayo. Ganito lang talagang buhay guys. Hindi kasi simple lang as ganito lang, mayaman na ako, mahirap, ganito. Pareha lang tayo lahat. Okay? Nagkaibahan lang yung isip natin. So like, subscribe at paano natin i-handle yung situation. Okay? So, panood na tayo sa see you next in the next episode. Maraming salamat po. Thank you po, guys. Okay?